Kumusta mga kajitik? Welcome to my YouTube channel. Sa vlog na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano natin hanapin yung low, medium at saka high nitong winding ng isang electric fan. So bumili ako ng bagong winding mga kajitik kasi nasusunog yung winding ng electric pan namin. So bumili ako ng bago. So ang ginawa ko, yung lumang winding ay dinala ko doon sa shop kasi yun ang susukatan nila sa kapal ng core. So pinalitan siya. So ang style nila mga kajitik is swapping yung swapping ang style nila. So ibibigay mo yung luma, yung sunog, tapos bili ka ng bago na ganito. Kasi pinapadala lang nila sa Maynila yung mga nasusunog para i-rewind ulit and then ibalik nila dito sa lugar namin sa Negros. Ayan, so sa ngayon pag bumili ka nito, usually bibigyan ka nila ng diagram. Pero sa vlog na ito mga kajitik ay ituturo ko sa inyo, halimbawa kung hindi nakapagbigay ng diagram yung binilhan nyo ng winding. So ituturo ko sa inyo kung paano hanapin yung common, high, medium at saka low. So standard naman mga kajitik na yung dalawang kulay na magkapareha. So standard na para sa kapasitor yan. Ito. So dito sa winding na ito, dalawang yellow. May dalawang yellow. So ito yung para sa kapasitor. So hindi na natin problemahin to kasi direkta ito nakukunik sa ikunokinikta sa kapasitor. So ang hanapan lang natin ng tagging ay itong apat. Yan, so dito sa apat kailangan may mahanap natin yung isa dito na linya. So ang natira yan yung speed niya. So low, medium at saka high. Yan, so samahan niyo ako mga kajitik at ating pag-usapan ngayon kung paano natin hanapin ang speed ng electric fan na winding. Ayan yung first step mga kajitik sa pagkuha ng data nito. Kailangan meron tayong papel at saka ballpen. So isulat muna natin yung mga kulay niya. So meron siyang black, red, white, at saka green. Ayan, so sa apat na wire na ito, so hindi natin alam kung alin ba yung common, low, medium at high, kaya maglagay muna tayo dito ng numbering. So halimbawa yung black, ipalagay natin na 1 siya. Ito din yung red, 3 yung white, at saka 4 yung green. Ayan, so pag tester nito mga kajitik, tester muna natin yung 1 at saka 2, 1 at saka 3, 1 at saka 4, then 2, 3, 2, 4, and then 3, 4. So maglagay tayo dito ng numbering. 1, 2, 1, 3, 1, 4, and then 2, 3, 2, 4. At saka yung panghuli ay 3, 4. Yan, so kukunin natin ang mga resistance nito mga kajitik sa pamamagitan ng paggamit ng tester. It's either analog or digital. So depende lang sa inyo kung anong gagamitin nyo. So ang available na tester po mga kajitik ay yung analog lang. So kukunan natin siya ng resistance. Ayan, so base sa numbering natin mga kajitik ay isa-isahin natin siyang kuna ng resistance. So magsimula tayo sa 1, 2, which is
black and red. And then 1-3 is black and white. And then 1-4 is black and green. Ayan, so simulan na natin. So set lang natin yung tester natin dito sa kahit sa times 10 lang. Ayan, so para makita natin yung reading niya. So short muna natin yung tester natin para masiting natin. Ayan, so simula na natin kunan ng resistance. Magsimula tayo sa 1 at saka sa 2, which is ang 1 ay ang black at ang 2 ay red. Yan, so may nakuha tayong reading mga ka-GTEC na 63. So multiply natin by 6.3. So multiply natin by 10 kasi nakasit tayo sa 10. So 63 ohms yan mga ka-GTEC. 63 ohms. Ayan, so yung ano na naman mga ka-GTEC, 1 at saka 3. So black at saka white. Yan, so may nakuha tayong reading na 65 mga ka-GTEC. 6.5. Ayan, so magiging 65 ohms siya. And then yung black na naman at saka yung green, ito yung 1 at saka yung 4. So yung nakuha nating resistance mga ka-GTEC ay nasa 460 ohms. And then next yung 2 at saka 3 naman, so ang 2 ay red at 3 ay white. So meron siyang reading mga ka-GTEC na 430 ohms. Ayan, so ang next is 2 at saka 4, red at saka yung green. So may reading siya na 40 mga ka-GTEC, 40 o 400 ohms. Ayan, so lastly ay yung 3 at saka 4. So ang 3 ay white at ang 4 ay green. So may reading siya mga ka-GTEC. Ang reading niya ay 55. Ayan, so 550 mga ka-GTEC. Yan, so nakuha na natin yung data mga ka-GTEC. So base sa data na nakuha natin, so ituturo ko na sa inyo ang sekreto kung paano natin malaman kung alin ba yung low, medium at saka high at yung kanyang common. Yan, so yung diagram nito mga ka-GTEC, parang ganito lang. Ito yung kanyang motor o yung winding. Tapos yung dalawang wire, yung dalawang yellow, nakakabit yun sa kapasitor. Yan. At yung apat na wire, yan. So di pa natin alam mga ka-GTEC kung alin ba dito yung high, medium at saka low. So lagyan lang natin ng kulay, halimbawa ito yung kanyang black. Ayan, so ito yung lagyan natin ngayon ng numbering kung alin dito yung high, medium at saka low. So tuturo ko na sa inyo mga ka-GTEC ang technique paano natin mahanap yung high, medium, low at saka yung common.
So, unang-unang gawin natin mga kajetek ay ayon sa data na ating nakuha ay hanapin natin yung tatlong pinakamataas na resistance. So, kung i-compare natin, meron siyang 63, 65, 460, merong 130, merong 400, at saka merong 550. So, kung mapapansin natin mga kajetek, ito yung mga matataas ang reading. Yung tag 100 plus ang kanyang resistance. Ayan. Ito siya mga kajetek. So, tatlo. 1, 2, 3. Ayan. So, titingnan natin yung number niya mga kajetek. So, yung una, ang una sa yung pinakamataas sa tatlo, mayroong pinakamataas. So, 460, 400, at saka 550. Ayan, so, ang pinakamataas is 550. 550 ohms. So, ang number niya mga kajetek ay 3 and 4. So, yung pangalawa is 460. 460 ohms. Ang number niya mga kajetek is 1 and 4. 1 and 4. At yung pangatlo naman ay ang 400 ohms. So, 400 ohms. Yung number niya ay 2 at saka 4. Ayan mga kajetek. So, yung mga natira mga kajetek, disregard na natin to. So, mas madali kasi kapag dito tayo nagbabase sa pinakamataas. So, nakuha na natin yung pinakamataas na resistance. Ito na siya mga kajetek. So, kung mapapansin natin, yung pinaka-common dito sa mga number mga kajetek, kung mapapansin nyo, ay ang 4. Ayan. So, ibig sabihin mga kajetek, ang 4, ito yung common. Ayan. So, ito yung common natin ng mga kajetek. Ayan. So, ang next na tatandaan natin, ang pinakamataas mga kajetek, ito naman siya, ito yung pinakamataas at ito yung pinakamababa. So 550, 400. So ang pinakamataas mga kajetek, yan yung low natin mga kajetek. Yan. So ang pinakamataas na reading sa tester natin, yung resistance niya, yan yung low. So kung makikita natin 3, so ano bang kulay ng 3? White. Ayan. So white ang low natin mga kajetek. And then next na step mga kajetek, ang pinakamataas, ang pinakamababa mga kajetek, yan ang high natin. So anong number ba ang pinakamababa? Number 2. So ano ang number 2? Ayan. So red yung ating high. And then lastly, so wala namang iba kasi tatlo lang to. So ang natira mga kajetek, which is 1, ito yung 1, black. Ayan, ito yung medium. Ayan, so napakadali lang mga kajetek. Una ng data ito at sana tandaan nyo yung sinasabi ko kung paano mahanap yung low, medium at saka high. So technique lang yan, yung pinakamataas ang ohms. So, recap tayo dito. So, yung nakuha nating data, kukunin natin yung tatlong pinakamataas. So, ang tatlong pinakamataas dito, ito siya. At yung numbering niya mga kajetek. So, sa tatlong pinakamataas, i-compare mo yung kung ano yung number na pabalik-balik. So, dito, 4 yung pabalik-balik. So, ibig sabihin, itong green ang kanyang common. Ayan. So, common, ibig sabihin sa common, dito natin gabit yung isang linya ng power supply. Ayan, so, at itong numbering dito mga kajetek, kasi common yung 4, so ang numbering dito, ang pinakamataas na resistance, yan ang low. At ang pinakamababa na resistance, yan ang high. At ang sa gitna, yung panggitna naman na resistance. Yan mga kajetek, so sana po ay may natutunan kayo sa video ito. Kung may additional knowledge pa kayo tungkol sa pag hanap ng
speed nitong ating electric fan winding. So comment nyo lang sa ibaba. At sa mga bago pa lang dyan, bago pa lang sa aking channel, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pang uploads. Yan, so maraming maraming salamat po sa inyong panonood.